ipasampino natin siya. Okay. Hindi siya magsipot. At kung hindi siya sumipot pa rin sa sampina, din na pwede natin siyang iparesto sa Sergeant at Arms natin. Magpapatawag na ng pagdinig ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa Martes, September 5, kaugnay ng nag-viral na road rage incident sa Quezon City. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, inimbitahan nila ang dismissed na police na nagkasan ng baril na si Wilfredo Gonzalez. Ngunit sakaling hindi ito dumalo, nakahandaan niyang maglabas ng subpoena ang komite laban sa dating police. Maaari din anyang ipaaresto ito kung hindi pa rin naharap sa Senado. Tulad ng hindi nito pagsipot sa pagdinig ng Land Transportation Office kahapon. Tiniyak naman ni Senator De La Rosa na pakikinggan ang lahat ng panig sa gagawing investigasyon ng Senado. Pakinggan natin yung side ng PNP, kung ano yung ginawa nila, mga actions taken nila. Kaya nga, hearing tayo, pero pakinggan natin sila, yung dismiss na police at saka yung biktima sa panunuto. Inimbitahan na rin ng Senate panel ang siklista sa insidente at umaasang dadalo ito sa pagdinig. May mga info tayo, ha? Hindi ayun po na ayaw na talaga niyan, parang takot siya. So, in-encourage natin yan. Ayon kay Senate President Juan Miguel Big Zubiri, handa silang magbigay ng proteksyon sa siklista kung nanaisin ito. Isa sa nakikita ngayon ng liderato ng Senado ay ang pagpasa ng isang espesyal na batas na Anti-Road Rage Act na layong maiwasan na ang mga away kalsada. Ganoon din ang panukalang batas na magbibigay proteksyon sa kaligtasan ng mga siklista maging ng mga commuter. Under that bill that we're planning to file, automatic motor proprio, the DOJ can file a case under the new laws, a special law on road rage. So, hindi na po natin kailangan na mag-complain pa ang oppressed or an offended party. Paano naman itong pangako natin na may safe pathways sa mga motorcyclists and bicycle riders na abusuhin itong mga katulad ni Mr. Gonzalez? Si Senator JV Ejercito na isa ring siklista, suportado ang investigasyon sa Senado at pagsasampa ng kaso ng PNP laban kay Gonzalez sakaling tuluyan ng hindi maghahain ng formal na reklamo ang siklista. Naniniwala rin ang mambabatas na dapat pag-aralan ang panukalang road sharing habang pinapagbuti ang pampublikong transportasyon. I bike to work almost every day. Okay po yung bike lane, syempre pabor po tayo dyan. Kaya lang, after the rush hour, wala na hong gumagamit ng bike lanes at sayang yung space. So yun yung mga dapat pag-aralan. Siguro magkaroon lang ng oras. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.